Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm on this blog. Nako, matindi, mainit, good news, mga kaibigan, sa wakas, ang itinuturong utak na si Arne Tibis di umano sa pagpaslang sa dating gobernador na si Ruel Digamo ay nagdesisyon na po ang korte na kansilahin ang pasaporte. At ito pa ang good news. Inutusan din po ng korte ang NBI na ibalik sa Pilipinas itong si Arne Tibis. Mga kaibigan, laman ng video na yan at marami pang iba ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganun, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan, panoorin. Pagkatapos po nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting punto de vista, public opinion, na naaayon po sa gulong ng video. Heto na, samahan niyo po akong panoorin, mga kaibigan. Si Tibis ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Digamo. Inutusan din ng korte ang DFA at NBI na gawin ng mga hakbang para mapabalik sa Pilipinas si Tibis para mapanagot siya ng naayon sa batas. Ipinag-uutos na ng Manila Regional Trial Court Branch 51 sa Department of Foreign Affairs ang pagkansela sa passport ni expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arne Tibis Jr. Ito'y matapos hilingin ng Department of Justice o DOJ sa hukuman. Samantala, ang National Bureau of Investigation o NBI naman ay inatasa ng korte na gawin ang lahat para maibalik sa si Tibis sa Pilipinas. Ayon sa korte, bagamat ginagarantiyahan ng saligang batas ang right to travel o makabiyahe, hindi naman ito absolute at meron pa rin itong restrictions. Binigyan din ng korte ang tindi ng mga kasong murder na isinampa kay Tibis. At ang pagdeklara sa kanya ng pamahalaan bilang terorista para pagbigyan ng hiling na kanselahin ang passport ng dating mambabatas. Ayon naman kay Justice Secretary Crispin Remulla, nananatili ang paghahanap ng hustisya at hindi nila papayagan ang mga individual na nakasuhan ng karumal-dumal na krimen na takasan ang proseso ng batas. Okay, alright. Shout out to News 5 UNTV. Ipahintulot ho ang paggamit ng inyong video clips. At heto, naku po matindi. Sa wakas! Ito ay siyempre tuwan-tuwa dito ang mga biktima di umano nitong ika nga po ay maraming napaslang nung pinaslang din na nadamay diyan ho sa bahay ng dating gobernador na si Ruel Digamo. Kung matatandaan nyo nga po ang puntira dito nga paslangin di umano itong dating gobernador na si Ruel Digamo, subalit nung araw na po na napaslang si Governor Ruel Digamo ay marami po ang nadamay na humihingi lang po ng ayuda. Okay, but bueno, hindi po yan ang ating pinaka-main topic. Ang bigyan po natin ang highlight dito ay itong pasaporte kumpirmado na kinansel na ng hukuman ho, pinaboran. At itong pangalawa, tatalakayin po natin ay inutusan ng korte ang NBI na gawin ang hakbang na legal lupang ika nga ay may balik dito sa Pilipinas itong si Arne Tibis, at nasa ganun po ikulong
sa Riyas na bakal para pagdusahan ang nagawa niyang kasalanan di umano. But ito, ang unahin natin ay pasaporte. Ito po ay napakalaking bagay na nakansila ang pasaporte ilang buwan din na pinagdibatihan sa korte at siyempre sa social media. Ito kung bakit hindi pa, kung hindi sa lalong madaling panahon, bakit hindi ho kinansila ang pasaporte netong si Arne Tevez. Yan po ay napakainit before na usapin at ngayon ho sa wakas ay dumating na po ang hatol na kumpirmado ang korte ay inutusan po ang DP na ipatupad na kansilahin na ang pasaporte nitong si Arne Tevez. Ay ha, tuwan-tuwa dito. Siyempre, unang-una, itong may bahay na naiwan na si Mayor Janice Digamo, naiwan ni dating gobernador Ruel Digamo. Nako po, talagang alam ko. Shoutout Mayor Janice Digamo. At bagamat mabagal po ang ustisya, dumadaan po sa tamang prosesyo. Subalit yan o utay na po na ika nga po ay nagkakaroon po ng linaw step by step. Ha? Sabagat inamin nga ni Mayor Janice Digamo na noon ay nababagalan siya. Bata ng mga nakaraang interview po rito last week ay inamin niya na nababagalan siya. Subalit napagtanto niya ganun pala talaga pag dumadaan sa legal na prosesyo. Pasensya na po at ako ay namamalat. Ang audio ko ay medyo mahirap. Normal po yan mga kaibigan. Diretso tayo, walang cut. Eto, nasaan po ngayon si Arne Tevez? Marami po ang nagtatanong nasaan si Arne Tevez. Si Arne Tevez, so, sa mga hindi pa po nakakaalam, ayon po sa ating impormasyon na nakuha, ito ay matagal na nandiyan di umano. Kumpirmado dahil mga nakaraang buwan ay may lumabas na video ay nandiyan po siya sa bansang Timor Leste na nagtataguho. Kung matatandaan niyo po, siya po ay nag-apply ng political asylum. At sa madalit salita ay hindi po na-approve ang kanyang political asylum diyan po sa ika nga po ay bansang Timor Leste. At binigyan po siya na ika nga ay pwede mag-appeal, mga kaibigan. But hindi po natin alam doon sa appeal niya ay kung inaproban siya. Dahil wala po tayong makita na matibay na ebidensya kung bakit ito ay nakakapag-stay diyan po sa ika nga po ay bansang Timor Leste kung hindi po siya na-aproban ng political asylum. Sapagkat nung unang mag-apply ho siya ay maliwanag na binindong hindi siya na-aproban at binibigyan siya ng pagkataon na mag-appeal na within 5 days pag hindi siya na-aproban, ika nga po ay palalayasin siya diyan po sa bansang Timor Leste. Kaya ako po ay nagtataka din, hindi lang po ako ang taong bayan. Ano ang status ng visa ngayon netong ika nga po'y si Arne Tevez diyan ho sa ika nga po'y bansang Timor Leste? Bakit po siya nakakapag-stay dyan ng ganito katagal kung hindi man siya na-approved ng political asylum? Kung matatandaan niyo ho at bumisita dito sa bansa natin ang Prime Minister ng bansang Timor Leste at mainit na tinalakay ang pagpapauwi netong si Arne Tevez sa bansang Pilipinas between pamahalaan at siyempre kasama ang DOJ at itong Prime Minister ng ika nga po ay bansang Timor Leste. At kinumpirma din po nila ng DOJ na ang sulat to na formal letter na nagre-request sila na ibalik sa Pilipinas itong si Arne Tevez ay nandun na rin po. But ang tanong, bakit hindi pa ho naibalik si Arne Tevez dito sa ating bansang Pilipinas
kung lahat ng paraan, kung lahat na legal na proseso ay nagawa na ho ng ating pamahalaan. Sapagkat ang sinasabi nila, on the record before, ang kulang lang ay formal letter na pirmado ho ng ating Malacañang para formal na ipabot din sa Prime Minister na nagre-request, sa Prime Minister ng Timor-Leste na nagre-request na ibalik dito sa ating bansang Pilipinas si Arne Tibes dahil ito ay wanted sa batas, isang terorista, mga kaibigan. Ilang buwan na po ang nakakaraan, bakit hindi na ibalik sa bansang Pilipinas itong si Arne Tibes? Wala rin pong konkretong sagot ang ating pamahalaan kung ano ang dahilan, yung latest. Dahil noon, mayroon po silang dahilan. Na ang dahilan po nila kaya hindi na ibalik si Arne Tibes dito sa ating bansang Pilipinas para ikulong. Ay ang dahilan po nila ay hindi pa nagagawa ang sulat at hindi pa naipapaabot sa Prime Minister ng Timor-Leste. Gebe na po yun. Naiintindihan natin. Baka yun nga po ang kulang. Subalit, nung mga nakaraang buwan ho, ay malinaw po na sinabi po na ika nga po'y pamahalaan ng DOJ na nagawa na po ang sulat, pirmado ng Malacañang at siyempre pinaabot na dito sa bansang Timor-Leste sa Prime Minister ng Timor-Leste. Kumpleto na po, di ba, ang requirements? Ano po ang kulang? Ang tanong nga, bakit hindi maibalik sa bansang Pilipinas itong si Arne Tibes? Wala pong kasagutan pa, di ba? Tinatalakay po natin na tayo po ay nagtatanong. Baka sakaling masagot po, mga kaibigan. Dahil hanggang ngayon po, wala pong statement ang DOJ. Wala pong statement ang pamahalaan na konkreto na pinaghahawakan po natin na ika nga po dahilan, tunay na dahilan kung bakit hindi po naibalik sa Pilipinas si Arne Tibes. Imperish naman po. Baka po sila ay may mga hakbang na ika nga po confidential, sapagkat pag ganyan mga confidential na mga galawan ay hindi po pinapaalam. Lalong-lalo na sa mga pag-aresto, may mga confidential po na galawan diyan. So, sana ho, tama po tayo. Sana tama po yung aking punto de vista. In fairness naman po. Alam ko po hindi naman natutulog ang ating pamahalaan at gumagawa po sila ng anumang paraan para mahuli ito at ikulong sa bansang Pilipinas. But, siyempre, tayo sumusuporta sa paghingi po ng hustisya at siyempre ang mga netizen sumusuporta rin po yan sa paghingi ng hustisya kaya kailangan din po nila ang ika nga po kahit kaunti na pag-asa na ika nga po kung ito ba ay kung kailan mapapauwi madadala o talaga bang mapapauwi ito, yun po ang gusto nating ipunto. So balit wala po diba? But we know ito, talakayin po natin itong pangalawa. Mayroon na pong nakansila na po. Nakansila na ang pasaporte. Ito ba ay paraan na para mapauwi sa bansang Pilipinas itong si Arne Tibes? Ano pa ang requirements para mapauwi? Nandiyan na po lahat, mga kaibigan. Ito ang huli, nakansila na ang pasaporte ho. Ni Arne Tibes, kumpirmado, tayo ba ay aasa, mga mamamayan, mga mahal kong taga-subaybay, na sa lalong, kahit hindi lalong madaling panahon, basta't mayroon po tayong konkreto na pinangahawakan na talagang ito ay mapapauwi na sa bansang Pilipinas para ikulong. Abangan po natin, mga kaibigan, dahil dito sa pagkansila po ng pasaporte, alam po natin na ito ay hindi na makakapag-travel kung siya ay nasa bansang Timor-Leste. Hindi na po ito makakapag-travel kahit saan mang bansa. Pero kapag illegal ho, dahil sa panahon mo ngayon, may dagat, may yate, hindi na nga ngailangan po yung iba ng pasaporte. Backdoor kung tawagin nyo. But bueno, wag na natin talakayan nyo, mahirap i-explain. Dahil alam mo, sa panahon po ngayon,
Lalo tayo marami na mga teknolohiya na lumalabas ay wala pong imposible na gawin mo ang lahat para makatakas ka na hindi po gamit ang pasaporte. Diba? Kaya tabangan po natin ito. Ito ba magiging dahilan ng ika nga po ay paghuli na at maibalik ng tuluyan sa bansang Pilipinas ang pagkansilaho ng pasaporte ni Arne Tebes? Okay, alright. Abangan po natin yan. Ito, panghuli. Bilisan na natin at baka po tayo maubusan ng oras. Ito. Ito ang matindi. Good news talaga. Alam po natin, good news din yung ano. Yung ika nga po ay pagkansila ng pasaporte. But mas matindi ito. Ang korte po natin na inutusan ng MBI na gawin ang legal na hakbang upang ibalik sa Pilipinas si Arne Tebes. Naku po, yung gandang banggitin. Diba? Yan ang gandang pakinggan po sa ating dalawang tainga. Kahit medyo ako ay sa edad kong 69. Ako po ay medyo mahina na ang pandinig. Ay naririnig ko pag binabanggit niyong inutusan ng korte ang NBI na ibalik sa Pilipinas itong si Arne Tebes upang mapanagot sa kasalanan. Di ba? Ang gandang pandinig, di ba? So, kabang-abang din po itong mga kaibigan. Maganda pong balita yan. So, ibig sabihin, ang NBI po ay inuutusan na. Ito ba ay pupunta diyan sa Timor Leste para arestuhin itong si Arne Tebes? Wala pong malinaw doon. Mga kaibigan, kung inuutusan si ang NBI na pumunta sa bansang Timor Leste. But anyway, paglalawakan po natin ating common sense, ay pag sinabing inutusan, ay siyempre pupunta sa Timor Leste at nandoon si Arne Tebes. Yun ang aking isang punto de vista, public opinion na nangyayari po. Mga kaibigan, maganda! Ang balita po, mga kaibigan, yan, inutusan ng MBI ng korte na gawin ang trabaho para maibalik si Arne Tebes sa bansang Pilipinas para ikulong. But, Beno, mga kaibigan, abangan po natin lahat ito kung ano ang kahinatnan, kumpleto requirements na po sa aking pagkakaalam, sa aking pag-analisa, kumpleto requirements na po itong si Arne Tebes upang mapauwi dito sa bansang Pilipinas. Ito ba ay tuluyan ng mapapauwi, tuluyan ng maaresto, at nang sa ganun po, maikulong sa bansang Pilipinas, at habang nililitis po ang kanyang kaso, ay nandiyan po nakakulong sa tunay na riyas na bakal dito sa kulungan sa bansang Pilipinas. Yan po ay bahagi na ika nga po illegal na proseso kapag ganyan po may kinakaharap na kakaso, lalo't lalo na po ito po ay non-bailable, walang pansamantang kalayaan, mga kaibigan. Kaya habang nililitis ang kaso po nito, ay pansamantala din po nakakulong sa riyas na bakal. Okay, medyo mahaba na, bigyan po natin ang parto ito. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.